Meron ako ditong 220 volt na supply sa bombelya. Tapos, gusto ko lang i-share paano maglagay ng 220. Connect muna natin ito na hindi nakasaksak. Ayan. Connect na sa volt meter. At dito natin nalalaman kung anong voltahe. Mail. Tapos, saksak natin. Wala. Hindi siya nakaka-read. Isa, ayun, nag-read. Meron siyang naputol. Hindi na ako tatapak sa ano, yan. Para hindi ko maramdaman yung kuryente. Yan. Ayun, nakaka-read siya. Ano kayang reading? Meron siyang 120 volt. 121. Huh? Bakit yan lang? Gumagamit tata ako ng transformer ngayon. Tapos, meron ako ditong pang 220. Ayan. So, ayan o. 120 volt. Ayan. Bakit 120 volt babasa dito? 12 volt yan ah. Kasi, ang ginagamit ko na naman supply ngayon ay 12 volt. Maniniwala kayo ng kuryente ako kanina? Hindi. Pinapa, hindi ko lang to dahil sa electric engineer. Sa electrical engineer memes. Tanda. Ayan. Basa ba dito 120 volt? Ayan o, yan ang basa dyan, 12.0 volt. Niwala ba kayo na? Ang gamit ko kasi kayang kaya baliktad. Yung ano niya. Tablet. Yung tablet ko. Ang gamit ko kaya baliktad. Ayaw ko pagdikitin ito, nakakatakot. O nga pala, may nag-request sa akin tungkol sa pusa. Oo, may nag-request sa akin na pusa ko. Teka, kuhain natin siya. Uff, ako pa pala napipindo. Pusa daw? Ayan, meron. Ayan siya. Ang pangalan niya ay Kati. Tapos, tingnan natin kung makukuryente siya sa 12 volt. Hindi. Hindi pwede. Kasi 12 volt lang ngayon. Okay, basta-basta maniwala. Huwag kang malis. Conductive ba kaya to? Ay, oo, di siya conductive. Hindi na ilaw yung bumbili, ah. At isa, tiko na magpatay ka, ati. GG, wag na nga. Ba?